Hi class and welcome back to our classroom. This time tuloy natin yung pag-uusap natin tungkol sa Da Vinci Resolve and pag-aralan natin yung iba pang mga features na pwede natin magamit sa pagbuo ng video gamit ang application na ito. So, dito tayo huminto last video natin. Meron tayong first file na nilagay natin sa media pool. So, pwede nyo panoorin yung first video kung paano natin ito ginawa. And then, naglagay tayo ng second file dito kung saan ilalagay natin sa ating timeline. Drag lang natin and then drop it there. Okay? So, this time, ang pag-uusapan natin ay yung mga content ng effects. So, click lang natin yung effects para lumabas yung content ng ating toolbox. Okay? So, sa video transitions, ayan, may mga options tayo dito na pwede natin magamit. Ang gagawin lang natin dito ay mamimili ng isa sa mga transitions dito. Click lang natin ito. So, kapag tinapat natin yung cursor natin sa transition, so makikita natin yung preview dito sa ating display. Ayan. Arrow iris, cross iris. So, naka-classify naman yan. Mayroong dissolve, mayroong iris, motion, and so on. So, kapag namili tayo or may napili na tayo ng transitions na gagamitin, all we have to do is to click on that transition and idadrag natin dito sa ating video. Okay, so may makikita tayo ditong marker. Okay, nakalabas siya dito sa ating second video. So, play natin ngayon at tingnan natin kung nag-take effect nga ba yung transition na nilagay natin. Yun, so nakita natin dito, lumabas na or nagamit na yung ating transitions na napili. So, ganun lang kasimple yung ating paglalagay ng transition sa ating video. Ayan. So, meron tayo ngayon dinagdag pa na another file dito sa ating timeline at subukan naman nating tingnan yung ibang transitions na pwede natin magamit. So, try natin yung cross dissolve. Drag lang natin dito. And tingnan natin kung mag-take effect. Yan. Check natin. Yan. Napansin ninyo, hindi siya nag-apply doon sa ating timeline. So, try natin ng iba pang transitions. Ayan, so wala pa rin. So, paano po natin masosolve yung ganitong problem na may encounter natin kapag gumagawa tayo ng video? Hindi natin ma-apply yung transition na napili natin dito sa ating mga video files na nakalagay sa DaVinci Resolve. Ang kailangan po dito ay mayroon dapat siyang overlapping para ma-apply natin yung transition sa video natin. Ang gagawin lang natin, so, maraming ways para dito, pero ito yung isa sa nakita kong pinakamadali. So, yung bagong file na nilagay natin, drag lang natin, papasok dito sa file na sinusundan niya. So, ito yung file na to. Idadrag ko lang dyan. Ayan. So, makikita natin, lumiit yung second video natin dito. So, hindi yan nabura. Bali, pumatong lang itong third video natin sa ating second video. And this time, stretch natin itong ating second video. Papasok naman doon sa ating third video. So, click lang natin yung second video natin. And then, palabasin natin itong marker na white. And then, idrag natin siya papasok doon sa ating third video.
This time, try natin i-apply na yung ating napiling transition. So, ito yung hindi na-apply na transition kanina. Click lang natin and click natin dito. Makikita ninyo nagkaroon na ng white marker doon sa mismong video. Release lang natin yan and then tingnan natin kung nag-apply na. Ayun, so ganun lang siya kasimple ng pag-apply ng transitions. Pero pwede rin natin gawa ng manual transition yung videos natin sa DaVinci Resolve. So maglagay lang tayo ng isa pang file. Ayan. So ang gagawin natin, ilalagay lang natin siya dito sa taas. Ayan, so nagkaroon lang ng another layer yung video natin. And then, so click lang natin muna dito yung yung first edge ng ating additional video. And then hanapin natin dito. Ayan, nasa loob siya ng inspector. Click lang natin yan. Hanapin natin yung video. And then, punta tayo sa composite. Composite mode. Dapat naka-normal. So, yung guide natin, nandun po siya sa umpisa ng ating additional video. Okay, yung opacity niya ay naka-100. So, click lang natin yung diamond dito. Hanggang maging red. So, yan ay marker natin. At gagawin natin siyang zero opacity. So, punta naman tayo dito sa pinaka-edge ng ating previous video. Ayan, tapat lang natin dyan yung marker natin. Okay. And this time, click natin ulit yung opacity. And then, ibalik natin sa 100. Okay, so this time, tingnan natin ngayon yung effect ng ating ginawa sa ating video. Yan, so similar yan dito sa ating cross-dissolve na transition. So manual naman yung ginawa natin ngayon. So, yan yung ating mga transitions na pwede natin magamit sa pagbuo ng video gamit ang DaVinci Resolve 17. So, this time, i-try natin i-save ang ating ginawa para makita natin yung full presentation ng video natin at makita natin yung clear transition na in-apply natin. So, unahin natin putulin muna yung audio para hindi masyadong mahaba yung video natin. Ayan. So, first step, punta muna tayo sa file. And then, meron ditong save as project. So, obviously, ito ay pwede natin balikan ulit para ipagpatuloy yung ating ginawa. So, save lang natin ito. Pero kung halimbawa tapos na tayo sa video at gusto natin siyang i-render para makita yung final output ng ating gawa. So, punta lang tayo sa deliver. Click lang natin yung deliver dito sa pinakababa. And then, additional panel will appear on the left side of your screen. Dito natin ilalagay yung ating file name. And then, kung saan natin siya gustong i-save. So, browse lang natin yan. And then, so ito ay video. And then, for other details, so yung format, QuickTime, gawin natin MP4. And then, yung resolution, as is na lang natin. Okay. So, sa advanced settings, kung may babaguhin kayo, pwede nyo rin silipin. Pero ako, hindi ko na yan ginagalaw. Okay. And then, add to render queue. And then, makikita na yan natin dito.
So ito yung file natin kanina, select lang natin yan, and then render all. So makikita natin ngayon, rendering in progress na siya. Medyo mabilis lang ito kasi maiksi lang naman yung file na ginawa natin. So ayan yung rundown niya. So dito makikita rin natin yung monitor kung anong video na or frame na yung kanyang napaprocess. Ayan, nakikita natin yung red marker lumilipat sa bawat frame. And this time, tapos na mag-render ang ating file. Ito ay completed na. Okay, so meron tayong mga nakikita mga files dito at pwede na natin itong makita as our final output. So ito na yung final output natin at panoorin natin ang ginawa natin sa video ngayon. Sana po ay nagustuhan ninyo at may natutunan kayo. Pwede niyo pong i-share ang video na to para mas marami pa tayong ma-inspire sa klase natin. At kung nagustuhan ninyo ang video natin ngayon, click niyo na ang like button at mag-subscribe na rin kayo para maging updated kayo sa mga susunod pa nating klase. Thank you very much for watching and always remember to be kind to one another. God bless.